Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 9. Itinayo ng karunungan ang kanyang bahay, kanyang inukit ang kanyang pitong haligi. Pinatay niya ang kanyang mga hayop, hinalo niya ang kanyang alak, inayos din niya ang kanyang mesa. Kanyang sinugo ang kanyang mga dalaga, siya'y sumisigaw sa mga matataas na dako ng bayan. Sino mang simple ay pumunta siya rito. Tungkol sa kanya na kulang sa unawa, sinabi niya sa kanya, "Halina, kumain ka ng aking tinapay at uminom ng alak na aking hinalo. Iwan mo ang mangmang at mabuhay ka at humayo sa daan ng pangunawa." Siyang sumasaway sa manglilibak ay nakakakuha sa kanyang sarili ng kahihiyan. Siyang sumasaway sa masamang tao ay nakakakuha ng dungis sa kanyang sarili. Huwag mong sawayin ang manglilibak, baka kapuotan ka niya. Sawayin mo ang pantas at iibigin ka niya. Bigyan mo ng turo ang pantas at siya'y magiging lalong pantas. Turuan mo ang matuwid na tao at siya'y lalago sa pagkatuto. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay pagkaunawa. Sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga araw at ang mga taon ng iyong buhay ay dadami. Kung ikaw ay pantas, ikaw ay magiging pantas para sa iyong sarili. Ngunit kung ikaw ay umahamak, ikaw lamang ang magtataglay nito. Ang mangmang na babae ay maingay, siya'y simple at walang nalalaman. Sapagkat siya'y nakaupo sa pintuan ng kanyang bahay, sa isang upuan sa matataas na dako ng bayan, upang tawagin ang mga pasahero na pumupunta sa kanilang mga landas. Sino mang simple ay magtungo siya rito, at tungkol sa kanya na kulang sa unawa, sinabi niya sa kanya, "Ang ninakaw na tubig ay matamis, at ang tinapay na kinakain ng lihim ay kaaya-aya." Ngunit hindi niya alam na ang mga patay ay naroroon, at ang kanyang mga bisita ay nasa kailaliman ng impyerno.